especially to our teacher, Mom Naomi and Balura. Mom, good morning. So before I start my report for today's lesson, let me introduce first myself. I am Jerome B. Palahan, BS Advanced Science major, and my topic for today's is all about Juan de Plasencia customs in Tagalog. So before I start, since we're talking about Spanish times, so I converted the title of this topic into Spanish. So Juan de Plasencia las costumbres de los indios Tagalog de Filipinas. So that is the Spanish of Juan de Plasencia custom in Tagalog. So before we step forward, so let's take a look first about the background of our author. Juan de Plasencia is born to the illustrious family of Porto Carreros in Plasencia in the region of Extremadura. So when we say illustrious family, so they are a respected family, a well-known family. And as what we have known, Extremadura is located in the southwest part of Iberian Peninsula, or known as the poorest region in Spain. He was one of the 7 children of Pedro Porto Carrero, a captain of Spanish schooner. So his father is a captain of a schooner. So sa hindi nakakakilala ng schooner, no? So it is a kind of a ship that was have 3 or 4 towers in the middle of the ship, and it was being and it have a cloth that is used to run the ship. When the air blows, so the cloth will stop the air so that the ship will move. So Juan de Plasencia grew up during the period of known as the Siglo de Oro, or the Golden Age, when art and literature flourished in many parts of Spain. Among them is the native Extremadura. So pinanganak ito si Juan de Plasencia, no, sa Siglo de Oro, or the Golden Age. So kung saan ay yung arts at literature ay yumayabong sa lugar nila. So the real name of our author, Juan de Plasencia, is Fray Juan de Puerto Carrero del Convento de Villanueva de la Serena. That was the real name of our author. The Juan de Plasencia is just only a signature name. So katulad ng mga artista, no? So mayroon silang mga signature name. So kung sino man dyan ang gustong mag-artista, so mag-isip na kayo ng mga signature name, kasi hindi nyo pwedeng dalhin yung totoo nyo mga pangalan. Okay, so since we're talking about the background of our author, now we will proceed to the arrival in the Philippines. So Fray Juan de Plasencia came together with the first batch of Franciscan missionary in the Philippines. So what is Franciscan missionaries? A Franciscan missionaries is a Roman Catholic association of the faithful. So isa itong grupo ng mga misyonaryo na nagdadala ng mensahe ng Diyos o mga good words. And they arrive at the port of Cavite, a few kilometers south of the Manila, on the 2nd of July 1578. So let's proceed now to the background of the documents. So where are the social classes of the people who are in that era? So the first in the top is the chieftain or kulasdato. The next is nobles, or known as maharlika, commoners, alipin o namamahay, slave, aliping, sagigiler. So bago natin talakayin, no, so you have we will also know what is the difference between commoners and slaves.
So dapat ay malaman natin, no, kung ano ang pagkakaiba ng dalawang klaseng alipin ito. Kasi baka tayo ay maguluhan. So, let me introduce to you first the datum. The ship captain of war whom govern, obey, and reverence. So, ang ship captain, siya ang ulo. O sa atin ngayon ay kasalukuyang tinatawag natin na barangay captain. So, siya ang namamahala sa mga batas, sa mga gera, siya ang nagdesisyon, at siya rin ang gumagawa ng hukom. Kung ano man ang mga dapat gawin, dapat planuhin, at ano pa ang mga dapat para sa kaunlaran. The next is the noble or maharlika. Freeborn. They are not pay tax. So what is maharlika, by the way? So itong mga maharlika ay kadalasan sa kanila ay they are inherited as warriors. So born warriors sila. They are belong to the warrior class. So talagang mas enhance sila pagdating sa mga gera. Sila yung mga tinatawag nating na mga pwede nating ilagay bilang kapitan sa pangdigma. O sila yung magiging ulo kung mayroong mga kaguluhan. Kasi they are inherited the skills of a warrior. The next is the commoner o aliping na mamahay. So, commoners or aliping na mamahay, isang uri ng alipin. They live in their own houses and lord of their properties and goods. So, doon sila nakatira sa bahay ng kanilang mga amo o kanilang mga lords. Sila ang namamahala sa loob. Kung anumang mga gagawin, dapat gawin doon sa loob, ay sila ang gumagawa. So, sila ay aliping, tinatawag na aliping na mamahay. The next is slave or aliping sa gigiler. So they are served their master in his house and his cultivated land and can be sold. So ito yung tinatawag natin na alipin na pwedeng ibenta. So ito sila ay inutusan sa bahay or kahit sa mga lupain. Sila ay pinapauma, pinapakuha o pinapabuild ng mga houses. Kahit anong pwedeng iutos sa kanila ay pwede at walang bawal. Kasi mostly sa mga aliping sa gigiler ay nakukuha or galing sa gera. Halimbawa, yung mga kalaban, nahuhuli nila, ginagawa nilang aliping na tinatawag na aliping sa gigiler. So kahit anong utos ang gawin mo sa kanila, ginagawa nila. Kasi they are prisoner. So the next is the houses. The houses is made of wood, bamboos and nipa palms. So kahit sa ngayon, no, makikita natin at mapapansin natin sa mga bugbog ngayon, kadalasan talaga ay mga bahay nila ay gawa sa mga bambu at mga kahoy. So noon pala ganito ang kanilang mga bahay. So same lang, no, may talagang may connection pa rin ngayon hanggang ngayon na hindi mawawala talaga ang mga bahay na mga bambu at saka wood ang ginagamit kasi dati pa pala yan. So let's move to the mode of dressing. So sa mga lalaki, naman meron silang headgear is called putong, symbolize the number of persons the wearer had killed. So kung makikita ninyo, no, sa mga sinaunang mga tao, lahat sila ay mga may putong sa ulo. At minsan makikita mo may mga burluloy pa ito. So yun pala ay nagsisimbolize kung ilan na ang napatay nila. So makikita doon kung gaano ka kalakas, gaano ka katapang, at gaano ka hinahangaan. Dahil lang, no, so kaya pala na kadalasan makikita natin. So ganun pala ang ibig sabihin nun. So susunod is the upper, a jacket with a short sleeve called kagam. So ito makikita natin, no, sa ibang kultura, sa ibang mga tribo, hanggang ngayon meron pa ito, itong tinatawag nilang jacket o short sleeve. Sa Subanen makikita mo ito, pero kaso ang pagkaiba lang nila ay ito ay nakabuka, pero yung iba ngayon nakakuha na, nakaklose na. So ang lower naman ito ay bahag na ito, hanggang ngayon andito pa na ito.
sa lahat ng mga tribo, halimbawa katulad ng mga Subanen, Igorot at mga Aita. Ito pa rin ay andyan pa rin sa kanila, no? So napapasa pa rin nila hanggang ngayon. So, sa mga babae, sa mode of dressing, sa female, upper barrow or kamiseta. So ito, sa panahon talaga ng mga kuwan, kamiseta ang ginagamit ng mga babae. So hindi na mawawala yan. Kahit sa ngayon, kapag mayroong mga formal na okasyon sa Malacañang Palace, ang mga babae na mag-aatin ay gumagamit ng kamiseta. Diba? Mapapansin nyo. At sa iba, pang ibaba naman nila ay tinatawag nilang saya o palda sa atin. Next is the ornaments. A decorative object of details that add quality of distinctions to the person's place or things. So itong mga ornaments naman, itong mga dekorasyon o palamuti sa katawan ng mga babae, ay dati pa pala ito. Kung mapapansin nyo sa ngayon, mga babae mahihilig sa mga ornaments. O mga arios, kwintas, porcelas, kahit anong mga jewelry. Kasi ito pala ay nagpapahiwating ng kagandahan sa kanila. Nagbibigay at nagdadala ng ganda. So additional ganda sa katawan ng babae para maging kaakit-akit sila. So let's proceed now to the government. Form of government. The unit of government is called barangay, ruled by a chieftain and consists of 30 to 100 families together with their relative and slaves. So ang unit pala ng government is called barangay. So dati naisip ko, no, kasi my lolo is the first person who is the first person in Gipos. So he was called not a chieftain, but if I'm not mistaken, Alcalde del Barrio. That was the name. The first barangay captain in Gipos was my lolo, Arsenio Palahang. So he ruled the Gipos. So it is not 100 families that time, but after he gave lands to other people, so dumami na dumami hanggang naging barangay ito. So, sa administrations of the justice, the chieftain executive functions include implementing laws, ensuring orders, and giving protection of his subject. So, sabi ko nga kanina, no? So, ang chieftain ay, ang executive function niya ay implementing rules and laws para maprotektahan ang kanyang mga nasasakupan. Halimbawa, dispute between individuals will settle the court made up of the chieftain and council of elders. So kapag mayroong mga hindi pagkakaunawaan sa mga tao na sasakupan niya, so sinisettle niya ito sa korte o doon sa barangay where na mayroon rin siyang mga council, no, na tumutulong para malutas ang pag hindi pagkakaunawaan ng kanilang mga nasasakupan. So, inheritance. So, the first son of the barangay chieftain inherits his father's position. So, kapag ang isang chieftain ay namatay o nag-resign na dahil sa katandaan, automatic na ang kanyang pinakaunang anak na lalaki ang siyang magmamana sa posisyon. If the first son dies and the second son succeeds their inheritance. So, kung mamatay ang yung unang anak na lalaki, so yung pangalawang lalaki ang siyang kukuha sa posisyon o mag-i-inherit sa posisyon ng papa niya bilang chieftain. Pero kung wala, hindi lalaki ang pangalawa at ang babae, so the eldest daughter that become the chieftain, so hindi siya pwedeng ipasa sa iba. So kahit mamatay man yung anak na lalaki, basta either yung pangalawang lalaki, basta meron pang pangatlo, pang-apat, pang-lima, ay siya ang magmamana. Pwera na lang kung ubusin nila sa pagpatay at makukuha nila ang pagiging shifting. Pero pag hindi nila naubos ito at andyan pa at nabubuhay mga anak, so patuloy na patuloy ang inheritance nila. So slaves. A person becomes slave by number 1,
by captivating in war. So gaya ng sabi ko sa kanina, na nahuhuli sila sa mga gera. Kaya yung ginagawa silang slave. By reason of debt, so mga utang, by inheritance, so yung mga lahi na nila na slave. So the slave will remain slave. Or pwede rin, number 4, by purchase and by committing crime. So pwede kang bumili. Kahit pa naman noon, sa panahon ng mga Egyptians, no? So we'll talk about the story of God. So binibili yung mga slave nila. So same din pala dito sa panahon na ito. Binibili ang slave. Kaso lang, ngayon sa atin, hindi mo na pwedeng bilhin. Binabayaran mo, pero hindi mo binibili. No? We have no rights to buy a person this time. So, isa pa, by committing crimes. So, kapag nagkasala sila, so, pwede silang gawing alipin. Kung hindi sila magkakabayad, pwede mo silang gawing alipin sa bahay, o gagawing alipin ng mga chieftain, o gagawing alipin ng mga maharlika. So, slave can be emancipated through. So, pwede silang makalaya. By forgiveness. Number 2, by paying debts. Number 3, by condonations. Number 4, by barrier where the slave can possibly become a dato or by marriage. O, diba? So, may pagkakataon pala. Kala ko wala ng pagkakataon. So, pwede pala, no? So, pwede silang makalaya sa pagiging slave. So, pwede bayaran nila. Pwede silang patawarin. Or, pwede rin sila where the slave can possibly become a dato by or by marriage. No? So, kung halimbawa ay napangasawa niya ng isang slave, yung isa sa pamilya ng mga dato o relatives ng mga dato, so pwede siyang maging dato. So there is chances, no? So sa atin, age doesn't matter, sa kanila iba naman, position is not matter. Okay, let's proceed to the marriage custom. So men were in general monogamous, so while their wives are called asawa. So hindi pwedeng dumami yung lalaki. So, pwedeng dumami yung babae, pero yung lalaki hindi pwede. Dapat isang lalaki, kahit marami asawa niya, okay lang yun. Hindi pwedeng mangyari na marami yung lalaki, isa lang ang babae. So, bawal yun sa panahon nila. Courtship begins with paninilbihan. So, hanggang sa ngayon, no? So, ang courtship pala sa kanila ay nagsisimula sa paninilbihan. So, magiging alipin ka. So, magsiservisyo ka sa kanila. Bilang pahayag na ikaw ay nangliligaw. So, hanggang sa ngayon, no, even though na we are in a modern world, pero bakas pa rin sa atin. So, kapag tayo ay pumupunta, no, even hindi natin alam ang mga customs and practices na dati, pero ginagawa natin, di ba? So, siyempre, pag pumunta ka sa bahay ng girlfriend mo, yung nangliligaw, bait bait ba yan, di ba? Kung walang tubig, igib muna. Kung wala ng kahoy, so magsisibak muna ng kahoy, no? Ganun tayo eh. Prior to marriage, the man requires to give dowry. Uy. So ito, dowry. So ito ay kadalasan, o hindi talaga kadalasan, kundi talagang practices na nila. And they are part, that is part of their laws. Yung dowry sa Muslim. Sa mga kapatid natin Muslim, no? So, nagbibigay sila ng dowry. Kapalit nung babae. O, bigay kaya. A piece of land or gold. Number 2, panghihimuyat. A gift of bride parents. Bigay suso for the bride's sweeteners. No? So, marami pala, no? So, mamumulubi pala tayo kung noon tayo nabubuhay. Nagbibigay ka pa ng dowry. Bigay kaya ka, a piece of land or gold. Panghihimuyat, magbibigay ka pa para sa bride parents. Tapos magbibigay ka pa sa witness. Nakaw, butas bulsa natin dyan. Marriage between couples' belongings and different social classes were not common. So, eto na mga kaibigan.
pag-asa ng mga slave o mga hihirap. So ang marriage nila between couples belonging in different social classes were not common. So, hindi pala talaga. So pupwede, no? Possible. Kung in love yung babae, di ba? Several grounds of divorce are, so ito tayo, sa paghihiwalay kung hindi na nagkakaintindihan, no? So mayroon na pala sa kanila nito, no? So may divorce na sila, social. The first is adultery, abandonment or a part of the husband, cruelty and insanity. So adultery, so alam nyo na kung ano yun. Ginagawa kadalasan ng mga lalaki yun. Abandonment, so kung iiwan yung babae, so pwede sila mag-divorce. So ito naman, insanity, yung mga ganun, cruelty, so pwede mo rin siyang gawing rason para mag-divorce kayo. So let's proceed now to the religious belief. So in religious belief, they worship many gods and goddesses. So marami pala ito silang dinadasal. So mga ano ba tawag nito? Number one, si Bathala, supreme being. Number two, Idayanali, god of agriculture. Number three, si Darapa, god of death. Number four, Agni, god of fire. Number five, Balangaw, god of rainbow. Number six, Mandarangan, god of war. Number seven, Lalahon, god of harvest. And number eight, si Ginarugan, god of hail. And they also believe in sacred animal sanctuaries. Nakaw. Sigurado. Magkakakaliyo yung tuhod mo dito sa dami ng dadasalan, no? Okay lang. Ganun talaga sila, no, dati. Kasi nga, they didn't know the one God. So, lahat na lang pinagdadasalan na. Even though sa nakaraan, no, sa story of Holy Bible, ganun pa rin. Marami pa rin silang dinadasal. Kahit nandyan na yung Panginoon. So, too much for that. Proceed to superstitious belief. Believe in aswang, duwende, kapre, tikbalang, panyaka, patiyanak, tiyanak. They also believe in magical powers or amulet and charms such as anting-anting, kulam, ang gayoma, or love potion. Eto. Speaking of mga beliefs, in my father's part, because my father is what we call this, sikihod na. So my father believe in this one, superstitious belief, believe in aswang, duwende, and they also believe in magical powers, mga ting-anting charms, mga kusong o gayuma, you know. So marirelate ko ito kasi nga gawa nga ng yung lahi ng papa ko ay sikihod na. So, normal sa kanila yun. Kahit pumunta ka ng Sikihok, no? Pagawa ka ng anting-anting dun, gagawan ka nila. Mga gayuma, ganun din. So, next is the economic life. So, agriculture in the plain land, planting of rice, corn, bananas, coconut, sugar cane, and other kinds of vegetable and fruit. So, ito pala, no? Maganda ang kanila, nandun na sila, nagtatanim na sila ng mga prutas. Hindi lang pala mga pagkain ang tinatanim nila, no? So mayroon na silang mga sugar cane, coconuts, vegetables, no? So they are also hunting in the highlands, fishing in the river banks and seas, ship building, weaving, quarry, mining and lumbering, domestic trades of different barangays by boat, no? So nag-improve sila. Mayroon na silang mga kalakal o barter sa iba't ibang uri ng mga barangay. Foreign trades with countries like Borneo, China, Japan, Cambodia, Japan, Thailand, uy, malalayo din ang arating nila. Matitibay ang mga barko nila, mga bangkan nila. So, dito pala sa panahon na ito, talamak na ang barter o tinatawag na palitan or trading. So, ito yung example, no? So, makikita nyo dyan, no? Ayan, dyan yung mga Pilipinos, may mga ibang lahi rin, mga China, siguro may mga Borneo pa dyan. So, nagpapalitan sila ng produkto.
that is called barter or trading. So yan, makikita nyo yung bangka dyan sa likod. Yan yung sinasabi ko sa inyong scholar. Yes. Dalawa nga lang ang tower niyan. Pero pag malalaki, apat na yan o tatlo yung tower na doon sa gitna. Yan ang nagsisilbi nilang makina para umandar at tumakbo yung kanila. Ship. So next is the language and the systems of writing. So major languages are Tagalog, Ilocano, Pangasinan, Pampangan, Sugbuhanon, Hiligaynon, Maguindanao, and Sumarnon. This language is originated from the Malayo-Polynesian language. Marami na para silang mga lingwahe noon. The system of writing and alphabets consisted of 3 vowels and 14 consonants. Uy, napakakunti lang naman ang kanilang mga alphabets. Pero nagkakaintindihan sila, no? Ang importante doon, nagkakaintindihan sila. So mamaya papakita ko sa inyo ang kanilang alphabet, no? They use top of trees as ink and pointed stick as a pencil. So alam niyo ba yung top? Yung top po ay parang duga sa kahoy. Pero selected lang po. Hindi lahat po ng kahoy o puno ng ugat ay ginagawang ink. Kasi yung iba tumitigas. So yung iba kasi hindi tumitigas yung puno nila. So yun ang ginagawa nilang ink. So minsan pag wala sila nun, they wrote on the large plant of leaves. Susumsulat na lang sila sa mga dahon. Kung talagang wala sila nun, yung kuantap ink. So ginagamit nila bamboo, nagsusulat sila sa kuan bamboo, no? So yung bamboo naman, kung hindi nyo pa na kuan, no, naranasan, subukan nyo magsulat sa bamboo. Gamitan nyo na matutulis. Magandang resulta po niyan. Lilitaw kasi pag green yung bamboo, pag ginahitan mo o sinugatan mo siya, kukulay puti yon. So lilitaw at lilitaw yung letra na gagawin mo sa pagsulat o yung pagsusulat mo ay makikitang kita talaga, klarong-klaro. So next is this one. Like what I said, this is the Antiguos Silabarios Filipinos. So ito yung mga lingwahe na, di ba? Tingnan mo, yung A, I, I, U, U, Haga, Nga. So makikita nyo sa taas. Yan, A, I, O. So ito yung mga alphabet nila. So kahit anong titig ko, no, hindi ko talaga makuha kung anong ibig sabihin ng mga yan. Para lang mga tao na nakatayo, nakahiga, parang nagpo-push up yung iba. O, pero hindi natin maintindihan. Pero siguro kung mayroon tayong basic ko nito, bawat isa niyan, maintindihan natin. So, let's proceed to the reference, no? Sa History of Filipino People, 8th edition by Teodoro Auncillo, The Philippine Island of 1493, volume 1988, edited and annotated by Elma Helen Blair and James Alexander Robinson. So this is my reference in finding the Juan de Plasencia custom in Tagalog. So thank you for your listening and God bless you all. We'll be right back.